Yun, magandang araw po sa ating muli, mga buyers, ating mga prospect buyers natin. Meron po tayong tinitingnan dito na property, 3.5 hectares, Halong Barangay Road siya, dito po sa bayan po ng Balungaw. Itong property na to, bakod na siya ng tubo, cyclone, talagang secured na po yung lugar. Tsaka may puno po na 24 mangga na namumunga na po yan. Lalaki na siya. May mga bayog at mga akasya, milina, yan. So hanggang bayan po natin, siguro bayan ng Balungaw, nasa 5 kilometers. Yan. Pero accessible po yung daan. Napakalapit po sa aming bayan. Tapos sa Teplex po, napakalapit din. Mga 15 to 20 minutes nandito ka na ho sa property na to. At sa Manila, 2 hours and 20 minutes. So, ito yung property na to ay 3.5 titled property. Pangalan po ng seller natin. Tsaka ang kagandahan po nitong farm na to, ang lupa na to, may isang hektarya na natatamnan ng palay. Saka may dalawang fish pan na linalagyan ng 10,000 fingerlings. So may kubo na siya at yung bahay ng kambing, baboy, manok yan. Kasama po yung mga manok pala niya nito. Manok, pato, tapos kambing. Lahat po nang nandito na alaga. Pero sa manok na isa sabong tsaka sa baka. Lahat po na nandito, kasama na po yan, yung mga kubo na yan. Yan, papuntahan ko po yung fish pan nila. Yung isa ho, na ani na. So, dapat may kasama pa dati yan eh. So, 5,000 nang na-harvest. 5,000 na lang po ang natitira sa i-harvest. Pero kung mabili nyo ngayon to, sahi kayo na pong mag-harvest. Sabi po ng seller natin. Yung mga maganda rin po itong talagang pag-alagaan ng mga manok. Ayan, katali, mga panabok. So, tingnan po natin yung fish pan. Yan po yung bahay po ng tenant, pero okay na po, wala pong problema sa tenant. So, nakalabas na yung mga kambing. Tingnan natin kung makapul natin sila. Yan po yung mga pato nila, ang dalam, itik. Yan. Pinaghalo, pato, saka itik. Kambing, yan po yung mga kambing nila. Sama po lahat yan sa bintahan. May ano na rin dito, deep well. Ayan, nagkukunan po ng tubig. Tapos, ayan po yung mga kambing nila. Lalaki din. Wala po yung iba. Milina, akasya, yan. Ayan po yung ating fish pan na harvest na po. So makikita nyo po yung aerial view nito, nakabakod po yung lahat ng property. Yan po yung nasasaka nila. Puntahan ko po para makita natin. Ito yung fish pan, may laman. Pinapatubigan para hindi po masyadong mainitan yung tilapia. Pag dito naman, pag nag-order ka po ng 3 kilo, yan, kukuha ng kanila. Tapos meron silang kung doon, sinimento na pwedeng pag-imbakan nung ibibenta na. Papakita ko po mamaya. So, yun po mga akasya, kasama po yung mga yan. Okay, dito po tayo sa gitna, sa fish pan nila. Ito po yung nasasaka nila. Ayan. Ang bakod din po yon na bakal din ang pinambakod. Kasama po rin po ito ha, kasi ginawa lang po yan para hindi po makalabas yung kambing nila. Hanggang dun po sa may akasya na yon. Isiship ko po ito sa aerial view natin mga ma'am sir. So yun, ikutan ko lang po yung kulungan ng kambing. Napakaganda din nun. Yung kulungan ng kambing na yon. Yan. Oh, lalaki yung tilapia pala oh. Pato, kambing, manok, yan, mga kasama po rito. Patiker-tiker kung gusto nyo po.
Pwede na rin siyang maging caretaker dito. Mabechi kuya eh. Ayan po yung ibang mga kambing nila. Ayan. Maganda yun. Dami pala nila doon. Puntaan po natin. Yung ibang kambing. Yung laki ng bulog. Ayan. Huwag kayong matakot sa akin, mga kambing. Bibidyo ko kayo para magkaroon ka ng sarili ibang amo. Ayan po yung mga kambing natin. Anglo. May lahi. Oh. Hello. Magkaway-kaway kayo. Hello. Kaya bilis magpadami ng kambing kasi may sarili silang bulog. Mga kasya, tamarind, kasama po lahat yan. Tapos kagandahan nito, may babuyan ka na rin dyan. Kunting backyard lang. Ang daming kambing mo. Yan, kasama po yung mga mahogani. Kawayan, nalaki. Gawa po ng kulungan ng manok. Pwede po yan. Kubo. Pwede po yan. Ayan, lalaki na po to. Mahugan eh. Pwede na pong i-harvest to, mga ma'am, sir. Hindi na kailangan bumili ng pang-ulo ng bahay. O kaya kubo. O, ilang piraso din to. Mga 100 din po ito. O, kulang-kulang. 100. Yung baka po ay hindi po kasama. Yan po yung kawahan. Lalaki oh. Pwedeng gawing kubo yan. Yan po. Nakabakod po yung property natin. Yan. Puntahan po natin yung kulungan ng kambing. Ito napakaganda rin. Kasama lahat yan. So, pag nagbabalak po kayo ng bibili ng property na gagawin yung farm, ito na po. Nakawakod na po sila. May return of investment ka na agad kasi yung palay, isang hektarya mahigit ang nasasaka. Tapos may mga kambing ka pa kung ayaw mo kambing. Ayan, maliit pa na kulungan. Baboy. Pero pwede pong dagdagan mo. Benta mo na lang. Pwedeng ibenta agad yung mga kambing kung ayaw nyo pong mag-alaga ng kambing, mga ma'am, sir. Yan po yung kulungan ng kambing natin. Ganda. Yan po yung mga pato. Ibang mga native na manok. Ayan. Kulungan ng manok. Kompleto na po rito. Kuryente. Internet, yan pa yung kubo natin. So, salpak na lang po. Bahay na lang kulang. Malaking bahay. Yan po yung kulungan, kahit kasya po ng ilang kwanto. 1,000 kambing. Pero wag naman 1,000 para hindi sila magkasakit. Yan. Sana mo magustuhan nyo po itong property na to, 3.5 hectares. Price. Yan, talagang ginastusan po ng may-ari to. Ang hangin pala dito sa taas. Okay. Ito, may poso na rin to, deep well. Dalawa. Kasi yung isa, pampatubig sa palay. Tapos yung isa, ginagamit dito sa pangdilig-dilig ng mga panim. Dito sa may. Ayan. Ito yung sinasabi ko sa kanyang kanina na pag nahuli yung isda, dito nila pinukulong muna para may ikon yung tanggal niya yung anak. Yan. Oh, may laman pa pala. Pwede din pala talagang resort ito. Farm resort. May mga lalagang hayop. Yan. Yun yung mga tilapia po. Yun, sana ho magustuhan nyo ito. Property na ito naming inaalok sa inyo. Bayan pa ng Balunggaw. 3.5 hectares. Price pala nito ay 9.5 million. Sagot po ng seller natin ang gain tax at 5% ng kanyang ahente. So yun, ulitin ko po. 3.5 hectares. May nasasaka. May mga alaga. May fish pan. So, the best po ang farming dito.
Yun, salamat pong muli. 9.5 million sagot ng Gentax ang ng seller at ang 5% niya. Maraming salamat pong muli. Ingat po kayo palagi. God bless you all. Ayan, ito pa pala yung harap ng property. Ayan, may gate na. So, may kusada po rito. Ganto po yung bakod niya. Lahat po ng property. 3.5, ganyan po yung bakod. Ayan, salamat pong muli. Ingat po kayo palagi. God bless po.
Thank you.